Yo mga idol! Welcome back po sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Nagsalita na nga si Kevin Durant patungkol sa pag-iwan sa kanya sa ere ni James Harden at sa kanyang mga kakampi sa Brooklyn Nets. At sasamahan na rin natin ang balitang kamuntika na palang magretiro si Rajon Rondo sa basketball. Yan ang pag-uusapan nating lahat. Pero bago yan, palala lang po mga idol, pakilike ang video, magsubscribe ka na, hit the bell at magcomment ka sa ibaba para makasama ka sa maaaring manalo ng brand new original Adidas shoes at NBA jersey ni LBJ at Jordan Clarkson. Ang mananalo ay announced sa oras na marating ang 550,000 subscribers. Mga idol, minsan na daw sumagi sa isip ni Rajon Rondo ang magretiro. No, siya ay nasuspindi sa LA Lakers basketball dahil sa 10 araw na health and safety protocols, marami raw siyang napag-isipan at pati ang pagre-retiro ay naisip na rin niya. Lalo pa daw siyang naging seryoso dito na parang walang naghahanap sa kanya sa Lakers. Na bago nga yun nang kuhain siya ng Cleveland Cavaliers sa isang trade deal. Pinakawala naman siya ng Lakers at ngayon nga ay nasa Cleveland na. Noong nakaraang laro ni Rajon Rondo mga kaboltok sa Indiana Pacers, maganda ang naging laro niya. Umiskor siya ng 17 points. 10 points dito ay mula sa 4th quarter. First quarter pa lamang mga idol, kita na ang magagandang pasa niya sa mga kakampi niya. Sa play na ito mga idol, parang may mata sa likod si Rajon Rondo. Isang magandang assist para kay Osman. No look behind the back fast mga idol. Isang magandang assist yan, 3-point basket. Dito naman sa play na ito mula sa 3-point area hanggang baseline. Easy 2 points si Rajon Rondo. Panalo nga pala diyan ang Cleveland Cavaliers 113-120. Sa ngayon mga kaboltok, ay kailangan ni Rajon Rondo ang Cleveland Cavaliers. Higit pa sa kailangan siya nito. Dahil alam naman natin napakaraming point guard diyan sa Cleveland. At isa pa, binuhay talaga ng Cleveland Cavaliers ang karir ni Rajon Rondo. At samantala sa ibang balita naman, nagsalita na nga si Kevin Durant patungkol sa pag-alis ni James Harden sa Brooklyn. Sinabi ni Kevin Durant, hindi na daw kailangan magpaliwanag ni James Harden at may sarili daw siyang desisyon. Narito ang kanyang pahayag. James hasn't explained anything to anybody. He's his own man. He makes his decisions on his career by himself. You know, he doesn't owe anybody an explanation. I wasn't looking for one. I'm just glad that we got this thing done, and now we're able to move forward and get some of this noise away from. I'm sure he feel the same way, but from around our team and around. You know, our group, there's noise about what may happen, and you know, so I'm glad we can push through that, but James doesn't know anybody an explanation. This is his life. Sa ngayon nga mga kaboltok, bumubulusok na paibaba ang Brooklyn Nets. Sila ngayon ay nasa pangwalong pwesto na sa Eastern Conference at 11 sunod-sunod na talo na sila. At obvious naman na hindi kaya ni Kyrie Irving na dalahin mag-isa ang Brooklyn. Dahil until now ay hindi pa rin naglalaro si Kevin Durant at inaasahan na hanggat wala diyan si Kevin Durant ay patuloy pa itong bubulusok. Marami naman ang naniniwala na kaya ginawa yon ni James Harden ay mukhang nakatunog si James Harden na hindi siya bibigyan ng extension contract sa Brooklyn. Ako po, naaabot sa halagang $223 million next season. Kaya mas pinili nito na umalis na lamang sa kanila. At pumunta kung saan sa palagay niya ay mabibigyan siya ng max extension. At iyon na marahil ang huli niyang max extension na matatanggap sa kanyang buong karir. Yon mga kaboltok, ano masasabi mo sa video natin for today? Ano masasabi mo sa nangyayari ngayon sa Brooklyn Nets? Abay, sila pa naman ang inaasahan na magiging champion sa Eastern Conference, pero ano na kaya nangyayari doon? Ikomento mo na lamang yan sa ibaba. I-like at i-share na rin ang video para suporta. Mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang at i-follow mo ang ating Facebook at Twitter account. Once again, ako po si Jan. Ito po ang Basketball Talk. Keep safe mga idol.
Yun! At sa mga Solid Fall Talk viewers natin, mamimigay na naman tayo muli ng sapatos, 550,000 subscribers giveaway para po mas mabilis yan. At this time, sasamahan na natin ang dalawang basketball jersey. At congrats nga pala sa mga nanalo sa mga nakaraang giveaway natin. Tuloy-tuloy pa rin tayong namimigay ng sapatos, jersey at iba pa. Kaya kung hindi ka pa rin kasali at subscriber, napag-iiwanan ka na dahil marami na sila at patuloy pang dumarami at nadadagdagan ang mga nananalo dito sa atin. Kung nais mong sumali, nasa ibaba po ang mechanics kung papaano. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na dito sa Basketball Talk.